Maraming maraming salamat po, Ama. Muli nakasapit kami sa banal na sandaling ito. Ang aming pagtitipon para maisagawa ang aming mga pagsamba sa iyo. Salamat ng napakarami, Ama. Iniingatan mo kami sa mga paglalakbay. Isang linggo ang muling lumipas sa buhay namin. Totoong napakabigat ng pagdadala ng buhay sa mga panahong ito. Sa dami ng mga intindihin, sa dami ng mga tiisin sa buhay. Salamat ng marami, Ama. Itinatawid mo kami araw-araw. Ikaw ang Diyos naming buhay na laging nag-iingat sa amin sa mga kapahamakan. Siyang umaalalay sa amin. Tumutulong sa lahat ng aming mga suliranin. Pagod ang iyong mga anak sa bigat ng pasan na aming dinadala sa buhay sa kasalukuyan. Pagod ang aming damdamin. Pagod ang aming isipan. Sa kaiisip ng mga mahalagang bagay na dapat naming maisagawa. Napilit naming itinataguyod sa kabila po ng maraming mga hadlang, sa kabila ng mabigat na mga pagsuko, sa kabila ng mabagsik na mga pag-uusi. Nagpipilit na magtaguyod kami ng aming kahalalan. Palibhasa'y sumasampalataya kami, Ama. Kahit ang marami sa amin ay tiwalag na, subalit sa iyong harapan, hanggang ngayon ay mga anak mo kami. At patuloy na itinitiwala mo sa amin ang karapatan. Sapagkat kami naninindigan sa pagsunod sa iyo, naninindigan kami sa iyong katwiran. Maawa ka, o aming Ama, sa pagkakataong ito, muli tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Pakilinis ang aming puso't kaluluwa. Pakipatawad ang lahat ng aming mga sala. Muling ariin karapat-dapat ang bawat isa. Maawa ka, Ama, sa pagkakataong ito. Lingapin mong muli ang aming mga kaluluwa. Muling magpalakas ka sa iyong mga anak sa pamamagitan ng mga salita mo na muling ituturo sa amin sa mga sandaling ito. Pakigayak mong aming mga puso. Tulungan mong makaunawa kami. Sumampalataya kami. Sigit sa lahat, makita mo ang bisa nito sa aming buhay. Panginoong Jesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Huwag mo kaming lilimutin pagka kami nagkakatipon sa iyong pangalan. Katulad ng ipinangako mo, yun ang aming inaasahan sa tuwing kami nagtitipon, na ikaw ay doon sa kaming kalagitnaan. Maawa ka po sana. Huwag iiwan ang iyong mga anak hanggang sa matapos ang pagtitipong ito. Mamalagi po na ikaw ay aming kasama. Sumasampalataya kami, Ama.
Narinig mo ang aming mga panalangin. Basbasan mo po ang lingkod mong gagamitin kasangkapan. Ilakip mo ang iyong kapangyarihan. Pagka nagtuturo na sila sa amin, tumimo sa aming mga puso. Sa ibabaw po ng lahat, ingatan mo at pagpalain ng pamilya ng KRT. Huwag mo silang pababayaan sa mga panahon ito. Lagi mo sanang patibantayan. Mamalagi silang kaaliwa namin. Kami naman, magsilbing kaaliwan din nila sa maraming mga tiis. Lahat kami magkakasama at magkakatuwa na itinataguyod ang aming mga paglilingkod sa iyo. Magalang po naming hinihiling ang lahat, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Mga mahal na kapatid, ating sinasampalatayanan na tayo ang muling kinatuparan ng 11 binhi na binanggit sa aklat ni Propeta Isaias. Tayo ang tunay na Iglesia ni Kristo na magpapatuloy ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at Panginoong Hesukristo. Dama natin sa ating puso na natutupad lahat ng prophecy at panatag tayong naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo. Habang tayo po ay naghihintay, realidad na lalong dumarami ang pagsubok na ating kinakaharap. Dahil mga tao tayo, dumarating ang panghihina at pagkalito. Sana po, mga mahal na kapatid, ay lagi nating isipin bawat yugto ng panahon ay may iba-ibang gampanin ang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Sa ating panahon, ano po ang ating gampanin na ating natutuhan sa pagsusugo ng Diyos sa huling araw? Ano po ang isa sa mga aral ng Diyos na dapat nating pakinggan at pahalagahan? Hayaan po ninyong babasahin ko ang sagot dito po sa Efeso 5:11 hanggang 12, ganito po ang nakasulat. Huwag kayong magkaroon ng pakikipag-isa. Huwag makibahagi sa mga walang kapakinabangang mga gawa ng kadiliman. Sa halip ay inyong sawayin. Ilantad ninyo ang mga ito, sapagkat nakakahiyang banggitin man lamang ang mga patagong ginagawa ng mga taong ito. Ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim. Narinig po ninyo, mga mahal na kapatid? Ano po ang utos sa atin ng Diyos? Sa atin na remnant few, sa mga 11 kakaunting binhi. Ang sabi po ng Biblia, ilantad at sawayin ang katiwalian.
ang mga gawa ng kadiliman. Ito po ang sinusunod natin at patuloy na sinusunod. Inilalantad natin at sinasaway sila sa kanilang mga maling gawain. Ang korupsyon ay gawang lihim. Ang pang-aapi ay pwedeng maitago. Subalit, hindi mananatiling lihim ang lahat. Bakit po? Dahil maliwanag po ang utos ng Panginoon Diyos sa ating lahat na mga nalabing binhi. Inyong sawayin, ilantad ninyo. Ano po ang dapat nating paniwalaan nang ipinasulat ng Panginoon ang kanyang mga salitang ito? Nang ipasulat ng Diyos ang mga talatang ito, sampalatayanan po natin na ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang hakbang ng Diyos. Hindi po niya kailangan bumaba sa lupa at siya mismo ang direktang gumawa ng paraan na maglantad ng mga ginagawang kamalian o mag-alis sa mga tiwali na leader. Katulad ng mga sinasabi ng mga kaibayo natin ang isipan. Napakaliwanag po mga kapatid ang talata ng Biblia na ating binasa. Mga tao ang inuutusan na huwag makisalit, huwag makiisa sa mga gawa ng kadiliman. Mga tao ang inuutusan ng Diyos na sumaway at maglantad sa mga maling gawain, mga gawa ng kadiliman katulad po ng korupsyon. Kaya, maging panatag tayo mga kapatid. Maliwanag na binigyan tayo ng Diyos ng gampanin. Bakit? Dahil hindi lahat ay nakaunawa ng ibig sabihin ng talatang ito. At hindi rin lahat ay may mga nalaman ukol sa katiwalian o korupsyon. Sa mga naaabot ng mensaheng ito at merong alam tungkol sa korupsyon at mga pang-aapi, sana po ay mabuksan ang inyong isip at puso. Kung hindi niyo kayang ibulga sa sarili ninyo, ipaalam po ninyo sa ibang mga remnant few. Kailangang magtulong-tulong po tayong lahat upang masunod ang utos ng Diyos na ipinalalantad niya ang mga masasamang gawain na ginagawa ng mga pinuno na nakasulat sa chapter 1 ng Isaiah na muling natutupad ngayon sa ating panahon. Sa ginagawa nating pagsaway, mga kapatid, at paglalantad ng mga maling gawain tulad ng korupsyon at pang-aapi, natural lamang po na tayo ay ituturing nilang kaaway. Sila na mga inilalantad natin ang mga tiwaling gawa. At tayo naman po ay nasasabi rin natin na sila ang kumakaaway sa atin. Sa ating pagkaunawa, hindi naman tayo nang aaway sa kanila, kundi naglalantad lamang po tayo ng katiwalian na ginagawa nila. Sila po ay mahal pa rin natin. Iniibig pa rin natin sila kahit itinuturing nila tayong mga kaaway. Kahit tayo po ay pinagwiwikaan nila ng mga masasakit na salita. Kahit ano-ano yung mga salitang hindi angkop na salita ng isang taong nag-aangkin na Kristiyano. Pero tayo po na mga nalalabing binhi
tayo na mga few survivors, the remnant few, patuloy po tayong nagmamahal sa kanila. Ano naman po dapat nating alalahanin? Nautos ng ating Panginoon habang ginagampanan natin ang tungkulin na maglantad ng mga korupsyon at pang-aapi. Babasahin ko po mga kwede ng sagot ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Mateo 5:43 hanggang 45, ganito po ang nakasulat. Narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Mga mahal na kapatid, ano po ang utos sa atin kapag tayo po ay kinakaaway, inuusig at inaapi? Paliwanag po ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Utos na ibigin ang mga kumakaaway sa atin. Paano natin magagawang ibigin ang mga gumagawa ng katiwalian at pang-aapi? Idalangin natin sa Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng puso na mapagpatawad, mababa at mahabagin. Tayong mga pinag-uusig at sinasaktan, ano ang una nating gagawin? Mga kapatid, patawarin natin ang mga taong gumawa ng masama sa atin. Mahirap isipin at gawin, mga kapatid. Pero kaya, kailan, kapag si Kristo, ang ating Panginoon, ang siyang maghahari sa ating isip at puso. Anong dapat nating isipin sa ginawa nilang panlilibak, pananakit at pagtatakwil sa atin? Isipin natin yon ang paraan ng Diyos upang matupad na muli ang prophecy, ang hula ukol sa remnant few. Ano po ang dapat nating alisin? Alisin natin sa ating puso ang anumang galit. Bagkus palitan natin ang galit ng awa at pag-ibig. Kahabagan natin sila na mga gumagawa ng masama sa atin. Bakit? Dahil kung hindi sila magbabago, ay magiging kahabag-habag ang kanilang wakas. Lagi nating alalahanin, mga kapatid, tayo man ay makasalanan din na pinatawad ng ating Panginoon Diyos. Kapag lagi nating nagugunita na tayo ay mga makasalanan din, madali tayong makapagpapatawad. Subalit, ano po ang dapat nating tandaan? Iba ang aksyon ng pagpapatawad sa aksyon ng pakikisama sa paggawa ng masama. Hindi tayo dapat tumigil sa paglalantad ng mga kasamaan dahil utos ito ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng patuloy nating paglalantad ng kanilang korupsyon? Ang ating hindi pagtigil sa pagbubulgar, ang patuloy nating pagsaway, ito po ang
ating pag-ibig sa kanila. Sinisikap natin na matulungan sila na makapagsisi. Kilalanin ang kanilang mga pagkakamali at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. Ano pa po ang dapat nating ipakita? Lahat ng mga kilos at pananalita natin ay maging mahinahon at mapagmahal. Sa pamamagitan ng ganitong mga aksyon, ano po ang ating masusunod? Masusunod natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na gawan natin ng kabutihan ang mga namumuhi sa atin. Lagi nating alalahanin ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain ninyo ang mga napupuot sa inyo, gawa ninyo sila ng mabuti. Ano po, mga kapatid, ang mabuti na ating gagawin? Ilalantad natin ang mga masasamang gawain nila. At idadalangin natin na sila ay magbago. Kasamang idalangin natin sa Diyos na magising ang maraming kapatid sa katotohanan at iwanan ang organisasyon na pinamumunuan ng mga tiwaling leader. Tandaan natin, mga kapatid, hindi natin iniiwan ang iglesia. Dala-dala natin ito. Dahil tayo mismo ang iglesia o katawan ng Panginoon. Kahit anong sakit na ating nararamdaman ngayon, mga kapatid, dahil sa mga nakikita nating pang-aapi na ginagawa sa mga naninindigan sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon Diyos, na ilantad ang mga kasamaan, tahimik po tayong magtiis. Patuloy na manalangin. Patuloy na tuparin ang ating mga tungkulin bilang mga remnant few, tayong mga few survivors. At payapang maghintay sa muling pagdating ng ating Panginoon. Opo, mga mahal na kapatid, hindi madali na magmahal ng taong nananakit sa atin, ng mga taong alam natin na may ginagawang pagyurak sa mga bagay na inialay para sa Panginoon Diyos, mga abuloy na inihandog sa Diyos ng mga kapuspalag na mga kapatid, yung mga kapatid na mahihirap, na inaagaw na lang sa kanilang bibig ay ibinibigay pa. Napakahirap itong gawin, mga kapatid, na patawarin ang mga taong naging dahilan ng pagkawasak ng napakaraming mga pamilya. Subalit, dapat nating sundin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang ipinag-uutos sa atin? Mahalin, ibigin ang kumakaaway sa atin at idalangin natin ang sa atin ay umuusi. Huwag tayong gumanti ng masama laban sa kanila. Piliin natin, mga mahal na kapatid, na maging mapagmahal. Subalit, hindi na nga huhulugan na titigil na tayo sa paghubunyag ng mga katiwalian at pang-aapi. Alalahanin natin ang bili ng KRD. Pilitin ninyong mabuhay kasama tayo sa pinagbilinan niya ng ganoon
dahil tayo ang few survivors na 10 binhi. Remnant few. Lagi nating gawin na may pag-iingat ang ating kilos at isip. Bakit po kailangan buong ingat? Pakinggan po ninyo. Babasahin ko po dito sa sa unang Pedro 4:7 hanggang 8, ganito po ang nakasulat. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Mga mahal na kapatid, napansin po ninyo ang sabi, ano po ang dahilan? Kaya dapat nating gawing may pag-iingat ang ating kilos at isip? Ang araw po ng paghuhukom ay totoong malapit na. Ano po ang kailangan makita sa atin? Ang kailangan makita sa ating mga kilos at pag-iisip ay ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Paano po natin ito magagawa? Pakinggan po natin sa unang Pedro sa 5:8, ganito nakasulat. Magpakatino kayo, magbantay kayo ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Mga mahal na kapatid, paano po natin magagawa na tayo ay nag-iingat? Sabi po sa atin, dapat palagi tayong nakabantay. On alert lagi, mga kapatid. At laging maayos ang pag-iisip. Dahil naka-red alert. Red alert din ang diablo. Upang tayo ay lapain, kainin at puksain. Mga kapatid, iba-iba po ang paraan ng diablo. Kaya, ano po ang payo sa atin? Sabi ng Biblia, maging mapagbantay ang kilos at maayos ang pag-iisip. Ang isang tunay na nagmamahal na alerto ang kilos at pag-iisip, eh mag-iisip siya kung paano siya makatutulong sa kanyang kapwa. Tayo po mismo, mga kapatid, ang ginagamit ng Diyos na kasangkapan upang tumulong. Hindi ang Diyos ang bababa sa lupa upang mag-abot ng pangangailangan ng ating kapwa. Kaya ang bilin sa atin, magkaroon ng maayos na pag-iisip. Totoong ang Diyos po ang nagbibigay ng tulong. Subalit, katotohanan din na ang tao ang ginagamit ng Diyos upang ipaabot ang tulong niya. Kaya, tandaan natin ang payo, mga mahal na kapatid. Maging maayos ang ating pag-iisip. Dapat marunong tayong makaunawa at makadama kung ginagamit ba tayo ng ating Diyos. Pwedeng sa pamamagitan ng pagpapayo
sa ating mga kapatid. Pwedeng sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Tayo po sa ating sarili ang makakaalam kung paano tayo magiging kasangkapan ng Diyos upang maging biyaya sa iba. Upang maging biyaya sa iba. Hindi po sa ikagigiba ng iba. Lalo na sa ikasisira ng mga pamilya. Hindi tayo dapat maging ganun. Kailangan po tayo ay sa ikatitibay ng bawat isa, ng bawat pamilya ng Iglesia de Cristo. Sampalataya na natin mga kapatid, iaayos tayong lahat ng Diyos sa tamang panahon. Magkaroon lamang tayo ng maayos na pag-iisip. Huwag payagan ang Diablo na manaig sa ating buhay. Paano? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. At kung dumarating ang tagpo na nagagalit tayo at nagdaramdam, ano po ang ating dapat gunitain? Alalahanin po natin mga kapatid ang Panginoong Hesukristo. Tiniis po niya ang lahat. At tayo bilang mga tagasunod niya, dapat handa rin tayong magtiis ng lahat ng hirap alang-alang sa Panginoon. Tularan po natin si Apostol Pablo sa paninindigan. Ano po ang paninindigan ni Apostol Pablo? Babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Dito po sa Filipos 3:8, ganito po ang pahayag niya. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Mga mahal na kapatid, ano po ang dapat na maging pasya natin sa ating sarili? Manindigan po tayong tulad ng mga apostol. Tularan natin si Apostol Pablo. Lagi nating alalahanin ang sinabing ito ni Apostol Pablo na ating nabasa ngayon. Madalas natin itong napapakinggan dati noong buhay pa ang KRD. Hindi natin lubos na nauunawaan noon ang malalim na kahulugan ng mga pangungusap na ito na Apostol Pablo. Pero ngayon, na mismong tayo na ang nakakaranas ng mga pag-uusig at pang-aapi galing mismo sa mga taong minamahal natin. Ngayon, nauunawaan na nating lubos ang talatang ito na ating napakinggan. At buong puso din nating masasabi sa Ama, Opo Panginoon, lahat ng bagay, inari kong suka lamang, kaya kong tiisin lahat ng kalugihan, lahat ng bagay sa lupang ito ay walang halaga. Ang tunay na mahalaga ay ang aking pagkakilala sa aking Panginoong Hesukristo. Lahat matitiis ko po, Ama, sa tulong mo.
makapagpapatuloy ako hanggang sa aking kamatayan o sa ikalawang pagparito ng aking Panginoon. Mga mahal na kapatid, lagi nating alalahanin. Sabihin natin sa Ama, kukunti lamang ang ating bilang. Subalit, hindi tayo bibitaw sa saguting ibinigay niya sa atin. Patuloy nating ipagtatanggol ang katwiran ng Diyos. Ilalantad ang mga kasamaan. Hilingin po natin sa Diyos, Ama, o aming Ama, kung hindi labag sa kalooban mo, kapag hirap na kami at wala nang matakbuhan, isugo mo na po ang iyong bugtong nanak, ang Panginoong Jesus, upang kami ay kuhanin, upang makapiling namin diyan sa bayan mo ang mga mahal namin sa buhay. Ang iyong sugo, ang kaerbi. Ito ang aming pag-asa. Ito ang lubos naming sinasampalatayanan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay walang halaga. Lahat sa mundong ito ay may katapusan. Ama, ang pinaka-importante sa aming buhay ay ang pag-ibig. Paano ito po ay sa parang paglingkuran, purihin, ibigin at sambahin ka namin, o Diyos na aming Ama, habang kami ay may buhay at may lakas. Mga mahal na kapatid, sama-sama tayong ipakiusap sa Diyos. Tumayo po kayo. Tayo ay manalangin. Panginoon, o naming Diyos, maraming salamat po. Muli mo kaming tinuruan ng iyong mga banal na salita. Itinuro mo sa amin paano namin iibigin ang mga tao na nananakit sa amin, mga umuusig sa amin, mga taong minamahal namin, pero dahil sa aming paninindigan sa mga aral at katwiran mo, ay kanila kaming itinakwi at itinuturing na kaaway. Ang iba sa kanila ay mga kamag-anak pa namin. Nilayuan nila kami dahil hindi nila ganap na maunawa ang aming ginagawang pagmamahal sa iyo. Ikaw ang aming inuna. O Diyos ng langit, maawa ka po. Lagi mo kaming tulungan. Alam naming hindi mo po kami itinakwin. Dahil ikaw po ang may sabi na iniibig mo ang mga naninindigan sa panig ng iyong katwiran. Ganito ang aming pag-asa at pananampalataya. Alalayan mo po kami. Gawin mo po kaming matatag at mapagpakumbaba. Patuloy kaming maging mapagpatawad at mapagmahal sa mga taong sumisira ng aming buhay, pagkatao at pamilya namin. Ama, ikaw na po ang bahala sa aming buhay at pamumuhay.
lahat ng may mabibigat na problema. Lahat ng may mga karamdaman. Ikaw na po, o Ama, ang magbibigay ng solusyon upang muling maaayos ang aming buhay at patuloy kaming lahat na magpupuri at sasamba sa iyo hanggang sa walang hanggan. Panginoong Diyos, idinadalangin namin sa iyo ang aming mga kapatid na hanggang ngayon sila po ay nadimlan, natatakot, maawa ka o dakilang Diyos. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Huwag silang pumayag na gamitin ng mga taong tiwali. Lubos sa aming pananalig, Panginoon naming Diyos, pakikinggan mo kami sa aming mga pakiusap. Kaming mga magkakapatid, sa pagkakataong ito, sa isang tinig, dumudulog kami sa iyo, nakikiusap, alalahanin mo po ang pamilya ng kapatid na Iranio Manalo. Tulungan mo, pakitulungan mo po. Hindi kami nag-uutos sa iyo. Kami nakikiusap lamang. Makapangyarihang kasalanan. Palayain mo na po ang kapatid na Angel at ang kanyang mga kasama. Pagkaroon na ng katapusan ng kanilang mga paghihirap at mga pagtitiis. Panginoon, sumasampalataya kami. Kayang-kaya mo pong gumawa ng himala katulad ng mga ginawa mo noon sa mga unang lingkod mo na naninindigan sa panig ng iyong katwiran. Lubos po ang aming pananalig. Gugunitain mo rin ang aming mga anak. Binasbasan mo po kaming lahat. At nagpatawad ka sa lahat ng aming mga sala. Ang lahat po ay aming hinihiling. Sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.